Mahayhay Laguna. Nasa paan ang bahagi ng Mount Banahaw na may 1,000 feet above sea level. Ay binubuo ng 40 mga barangay. San Gregorio Magno Church o St. Taytay Falls, noon na Puente del Capricho. Nandito tayo ngayon, itong kinatatayuan natin. Nasa ibabaw tayo ng dinatawag na Tulay Pigue. Dati, ang tawag po dito ay Puente del Capricho. Ito yung tulay na nabanggit ni Dr. Jose Rizal sa kanyang El Filibusterismo sa Kabanata 1. Naririyan sa lalawigan ang Puente del Capricho na ginawa ng isa naming kapatid at di natapos sapagkat ang mga taong panta sa agham sa pananangan sa kanilang mga teorya ay puminta sa tulay na ito at di umano'y di matatag at may kahinaan. Ngunit tingnan ninyo, ang tulay na yan ay nakikipaglaban sa lahat ng mga baha at lindol. Mahayhay Laguna. Ang bayang ito ay naitatag noon pang 1571. Ang salitang mahayhay ay galing sa salitang ma, ang ibig sabihin ay marami, at hayhay dahil sa pagbubuntong hininga, sapagkat bago bumarating ang lugar na ito ay nakahihingal dahil sa kanyang kinatatayuan o kinalalagyan. Ito ay nasa paan ng bahagi ng Mount Banahaw na may 1,000 feet above sea level. Ito ay napaliligiran ng munisipalidad ng Magdalena, Lucban, Quezon, Louisiana at Liliw, Laguna. Ang mahayhay ay binubuo ng 40 mga barangay. Ilan sa mga kilalang tourist attraction dito ay ang San Gregorio Magno Church o St. Gregory Church, ang Taytay Falls,
at maging ang Costales Radio Farms. Subalit, ligid sa kaalaman po ng iba, mayroong isang kubling dako sa bayang ito ng Bahayhay na naging bahagi rin at saksi sa ating nagdaang kasaysayan. Dakong ito ay halos hindi na pagbibigyan ng pansin. Subalit, mayroong malaking ampag sa kasaysayan ng bayan ng Bahayhay. Ito ang tinatawag na Tulay Pigue o tinawag noon na Puente del Capricho. Okay, guys. So, ngayon, ang destination natin, punta tayo ng Tulay Pigue or yung tinatawag na Puente del Capricho. Tara, tara natin. Ayon po sa mga nagsaliksik ng kasaysayan itong tulay na ito, ito raw ay itinayo noong 1849 hanggang 1852 sa pangunguna ng isang malupit na praile o paring Franciscano na si Padre Victoriano Del Moral. At ito ay tinawag na Tulay Pigue dahil ayon nga sa kasaysayan, sa kalupitan nitong praile ay yung mga tumatangging magtrabaho ay pinapalo ng 10 hanggang 15 kung hindi ako nagkakamali sa pige, no? At kaya naman tinawag na Puente del Capricho. Ang pagpapatayo nito ay dahil sa kagustuhan o sa kapricho nitong praile na to. So hindi ito natapos, mapapansin ninyo may dugtungan magkabila dahil sa pag-aaklas ng mga tao noon sa pagmamalupit nitong praile na ito. So, yun po yung rason kaya hindi natapos ang tulay na ito. Hello mga kabiyahe. So, nandito tayo ngayon, itong kinatatayuan natin. Nasa ibabaw tayo ng tinatawag na Tulay Pigue. Mas kilala ito ngayon sa tawag na Tulay Pigue, pero dati ang tawag po dito ay Puente del Capricho. Nung maliliit pa kami, nadadaanan namin to, nakikita namin to without knowing na historical pala, very historical itong lugar na to, kasi ito yung tulay na nabanggit ni Dr. Jose Rizal sa kanyang El Filibusterismo sa Kabanata 1. So nabanggit ito. Kung ano ang pagsasalarawan, bakit ito tinawag na Puente del Capricho at bakit hindi ito natapos. So, ayan, hindi na kami masyadong nakakuha ng drone shots kasi eto, malapit na umulan, baka abutan. So, ayan po ang Puente del Capricho. Marami mang kwento ang tulay na ito. Isang bagay ang ating napatunayan na ang mga pangalang itinawag dito ay may malaking kaugnayan sa taong nagpatayo at sa karanasan ng daan-daang Pilipino na sapilitang pinagpagawa o pinagtrabaho para lamang mabuo ang tulay